Yung lolo ko noon ay isang mangbabalot. At ayon sa kanya, nagsimula ito bilang isang tendero. At noong nakaipon na ito, ay nagpatayo siya ng sarili niyang negosyo. At ang negosyong ito ay balot din. Ito ang nagpaaral kay nanay at sa mga kapatid niya. Ipinamana kay nanay ang ganitong negosyo noong tumungtong si lolo sa edad na 70 anyos. Hanggang sa yung tatay ko ang naging tagapamahala kasi hindi maiwan ni nanay ang kanyang disenteng trabaho. Lalo pa at nasa high school na ako noon at ang dalawang kapatid ko ay nasa elementarya. Mayroon bang napapaisip dito kung bakit sa gabi tinitinda o binebenta ang balot? Ayon kay lolo, pampalakas daw ito ng tuhod. Pampatagal daw sa kama. Alam niyo naman ang ibig kong sabihin. At maliban dito, malamig daw kasi sa gabi at masarap higupin ang sabaw. Ito ay ayon sa mga matatanda. Tuwing Biyernes at Sabado ay sumasideline ako. Ginagamit ko yung lumang bisikleta ni Lolo at ako mismo ang nagbebenta ng balot sa bayan namin. Sayang din yung kikitain kapag tatambay lang ako sa kanto kasama ang barkada. Siya nga po pala, isa si Lolo sa supplier ng balot sa bayan namin at marami siyang suki. Gabi-gabi ay may mga bumibili sa bahay namin at sila na ang bahala na magtinda ng mga ito. Para naman sa akin, yung balot na 16 dias ay yung talagang masarap lamunin. Isang Biyernes ng hapon noon, sabi ko kay tatay ay magbebenta ako ng balot mamayang gabi kasi wala naman kaming masyadong ginawa sa eskwelahan at hindi naman ako pagod. Sumang-ayon naman si tatay. At sa katunayan, masaya ito na ganito yung pag-iisip ko sa murang edad. Maliban dito ay kampante din naman siya ng dahil yung bayan namin ay walang masyadong krimen. Tahimik talaga ang bayan namin noon. Pero yung usong-uso talaga noon na kwento ay tungkol sa mga kababalagan. Pero ako yung tao na hindi maniniwala kapag hindi makakaranas. At isa pa, ang pumapasok sa isip ko noon, doon ako lumaki. Kung meron man, kung nandyan man sila, edi dapat sana bata pa lang ako ay nakaranas na ako ng kababalagan. Pero wala pa nung time na yon. Bandang alas 6, hinanda ko na ang bisikleta. Pinasok ko na ang lahat ng balot sa makapal na kahon at ito pa yung ginagamit namin noon. Pagkatapos magapunan ay agad naman akong umalis at nag-ikot sa bayan. Usually, dumadaan ako sa mga tiyangge o mga talipapa na maraming tao. Minsan sa mga bahay inuman. Pumapasok din po ako sa iba't ibang baryo, subalit hindi nga lang ako lumalayo sa bayan namin. Sa aking pagpapatuloy, habang bumabiyahe ako papasok sa isang baryo na malapit lang din naman sa amin, ay unti-unti kong naramdaman na parang maalinsangan. Yung towel noon na nakapulupot sa leeg ko ay pinupunas ko sa aking mga pawis. At sabi ko naman sa isip ko, bakit kaya maalinsangan noong sandaling iyon? Eh yung kalangitan ay punong-puno ng mga bituin at hindi naman makulimlim kung titignan. Naramdaman ko na mayroon talagang kakaiba. Yung tinatawag nating instinct. Parang mararamdaman natin na may mangyayaring masama o anuman dyan. At sa di kalayuan ay mayroon pong street light. Pero hindi naman ganun kaliwanag. At agad ko namang pinatay ang flashlight na nakatali noon sa manibela. Nakita ko doon na may nakatayong matanda. Babae po ito nang dahil malayo pa lang ay natatanaw ko na ang kanyang mahahabang buhok. Noong malapit na ako sa kanya ay bumati pa ako ng magandang gabi at sabi ko pa,
La, balot ho kayo dyan. Pero tumingin lang ito sa akin at hindi man lang sumagot. At noong nakalampas na ako sa kanya, ay pinandar ko ulit ang flashlight na nakatali sa manibela. Makalipas siguro ang 5 minuto, noong malapit na ako sa palayan, ay nailawan ang flashlight na mayroong naglalakad sa di kalayuan. Ako naman wala akong ibang inisip kasi wala namang masama doon. Naglalakad lang naman ito. Pero nung malapit na ako sa kanya, gulat na gulat ako nung namukhaan ko ang taong iyon. Siya talaga yung matanda na nandoon kanina sa ilalim ng streetlight. Sigurado po ako. Agad naman akong napahinto at napalingon pa sa matanda. Subalit unti-unti lang itong naglaho sa dilim. Pagkatapos nito ay agad akong pumadyak papasok sa baryo na iyon. Doon din nakatira yung tiyahin ko noon, kaya minabuti ko na doon na lang muna dumiretso. Noong nakarating na akong kinatiyahin, nagtataka ito kung bakit ako nandoon. Sinabi ko naman sa kanila ang mga nasaksihan ko at agad naman silang naniwala. Kasi marami na talagang mga kwento doon sa bahagi na iyon. At ang tungkol sa matandang nagpapakita ay talagang totoo daw ayon kay tiyahin. Usually daw nagpapakita iyon sa mga bata at sa mga katulad kong nagbibinata. Hindi nga nila alam kung bakit ganon. Baka mayroon itong ibig sabihin. Pero sino mang nakakaalam? Wala. Nanatiling misteryo sa akin ang tungkol sa karanasang ito. Hinatid ako noon ng asawa ni tiyahin papunta sa bayan. At mabuti naman na hindi ko na ulit nakita ang matandang iyon. Wala namang problema sa kanya, sa totoo lang. Sa unang tingin ay mapapasabi ka naman na tao ito at wala namang kakaiba sa kanya. Yun nga lang, magtataka ka lang. Hindi lang po ito ang karanasan ko. Mayroon din po akong karanasan sa isang aswang. Isang Biyernes din ng gabi, talagang bilog ang buwan noon. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako noon kasi noong nakita ko ang buwan ay bumalik sa isip ko itong matanda na nakita ko. Pero sabi naman ng tatay ko, mas matakot daw ako sa buhay kasi wala namang ginawang masama sa akin ang matandang iyon. At tama nga naman ito. Nagpapakita lang siya. Pumuesto ako noon malapit sa plaza kasi may mga bahay inuman doon at marami namang bumili. Tumagal ako doon kasi napansin ko na kapag matapos ang inuman ng mga tao doon ay talagang bumibili sila ng balot at humihigop ng sabaw. Siguro pampawala ng kalasingan. Bandang 9:00 ng gabi, 2 na lang ang natitira at sabi ko, akin na lang yon. Bumiyaya ako pa uwi sa bahay namin at noong papasok na ako sa lugar namin ay bigla akong pumreno kasi may tumawid sa daan. Hindi ako natakot nang dahil sa mayroong tumawid na tao na munti ko nang masagasaan, kundi natakot ako sa mismong tumawid. Yung pagtawid niya ay talagang mabilis. Subalit nakita ko na tao talaga iyon. Makintabang balat at walang saplot sa katawan. Parang may mga putik yung katawan niya na animoy taong grasa na kung hawakan mo man ay mapapasabi ka na madulas. Pumasok ito sa kakawian. Ako naman ay hindi na ako nagdalawang isip pa na bilisan ang pagpadyak ng bisikleta. Kasi alam ko na hindi iyon normal na tao. Alam ko na may kakaiba. Unti-unti na rin naging maalinsangan noong sandaling iyon at pinagpapawisan ako.
kaagad namang bumalik sa aking isipan ang tungkol sa unang karanasan ko. Parang bumalik yung takot na naramdaman ko noon. Hindi na ako lumingon pa at maya-maya lang ay nakarinig na lang ako ng tunog na wakwak na parang sinusundan ako. Alam kong ibon iyon, subalit parang may gustong iparating. Hindi nagtagal ay narinig ko na parang may tumatakbo sa gilid ng daan na parang hinahabol ako. Ako naman ay napasigaw pa ako ng tatay sa takot na boses. Kinikilabutan na ako noon kasi parang aso yung tumatakbo sa gilid ng daan kasi naririnig ko ang kanyang paghingal na animoy isang mabangis na hayop. At bago ko madaanan itong tiyangge ng kabaryo namin ay mayroong isang malaking puno. At nung nalampasan ko na ito ay nakarinig na lang ako ng malakas na lagapak sa punong iyon. At dito na huminto ang paghabol niya. Ano yun? Narinig ko pang tanong ng tindera sa mga bumibili. At agad naman silang napatingin sa bahagi na kung saan ko narinig ang lagapak na iyon. Ako naman hindi na ako huminto. Tumiretso kaagad ako sa bukana ng baryo at dali-dali akong umuwi. Sinabi ko ulit kay tatay ang tungkol sa ganitong pangyayari at sabi niya, kinakailangan ko na daw ng panangga at magdasal daw ako palagi. Nagtanong din si nanay kung bakit daw lapitin ako sa mga kababalagan magmula nung tumungtong ako sa edad na 18 anyos. Totoo naman ito, magmula sa edad na ito ay nakakaramdam ako na mayroong masamang mangyayari. May mga nagpapakita na magpahanggang ngayon ay binabaliwala ko na lang. Ito yung dalawang karanasan ko na talagang nagbigay sa akin ng kilabot. Marami po akong karanasan, subalit mga pagpaparamdam nga lang yung iba. At hindi naman ganun ka nakakatakot. Maraming salamat po sa paglaan nyo ng oras.